all boys team. Oh, tayo naman all boys team yan. Lancelot Thumbs na oh. Kaya hindi ay, possible, possible na yung 1-2-2 kasi meron silang Natalia. Papatay agad sila sa bottom lane o sa top lane, no? Oh, lalo, kaya mag-2-2-1 yan or 1-2-2. Mga besties. So, ito na. Tingnan na lang natin mga kaibigan. Welcome back to the Land of Dawn. Arkangel versus, control mo ha. Iphios Esports. Paalala lang namin ito mabilis. Arkangel, Saksa for PNK. Isa naman dito for Johead. Kiki for Natalia. Ninja Killa for Cho. And Sakuragi naman for Akimi. Yeah. Para naman sa Iphios sa Red Side, Mima for the Bruno, Patrick para sa kanyang fans, Yami for the Kufra, Arbs for the Kadza, and Kenshi para sa Lancelot. Yo. So, uy, sa bottom lane direct, tingnan natin, mukhang nagkaka-sliding-slide up nandun. Ah, kumat lang. Wala pa, wala pa, wala. Cut lang. Labang sila eh. Hmm. Labang sila sa ganung position. So, 1-3-1 setup. O, hindi pa nga 1-3-1 eh, 3-2. Itong Arkangel 1-2-2. Oo nga, no. Arkangel 1-2-2, tama tayo dito sa Arkangel. 3-2 yung sa Iphios yung nakita natin. Oh, sa Iphios. Sinecure yung red buff. Syempre, kailangan nga naman niya yung red buff na yun para lumamang at lumamang siya kasi funnel pa din eh. Nako po. Eh, tingnan natin mga bestie wap. Pero so far, magandang parehas sila may pambato. 1-2-2 ang setup sa Arkangel. 1-3-1 naman for Iphios Esports. So, nakita nyo naman dito. Eh, pagalingan na lang muna siguro ng ano dito. Uy, naku po si Kiki ng gigil. Pero, alam naman pa niya kaya niya tumakas. Pero sa bilang banda, ejector para kay Joe Eason, mga kaibigan ng Lancelot First Blood. Nakuha agad dito ng Arkangel. Pero tuloy pa din ang boxing, mami. Ito na, flicker out para Ayami. Pero flicker in din naman sila. Dalawa na, napapatay ng Arkangel. And another one, si Arms, ba madadama. Uy! Hop, ejector. Puti na lang may flicker. Muntik ka na mapalo sa muntik. Kinalabit yung untik na. No. Masyado mabait. Masyado bang mabait ang ano doon. Pero lugi kasi sila doon sa Kimi talaga, early. Mm-hmm. Siyempre, ano yan eh. Meron siyang early transformation eh. Pwede siya mag-switch ng physical. Pwede siya mag-switch ng magical. Sa physical, isang tao lang yung titira niya. Pero doon sa magical niya, halos lahat matatamakan kayo. Lalo pag dikit-dikit kayo. So, maganda yung ginawa dito sa bottom lane. And 2 minutes nakabasag na. So, possible mag-iiba yung rotation dito ng Arkangel. And gagamitin na nila yung edge para nga naman makalamang dito sa laban na to. Pero Eason, mukhang nakakita na tatlo. Negative ka. Yan, apat na. Ang naiba to. Pero nasundot doon. Saksak patalikod. Talaga namang kakaiba ang ginawa. So, 2-1 ang ating score. 2 minuto pa lang dito sa ating Mobile Legends game. Yep, tama ka dyan. And for this mga kaibigan, 1K gold lead na agad ang meron na for Arkangel to meet. Game time pa lang tayo. So tingnan natin, magkakahabol-habol lang pa pero di man big deal yan. Meron pa naman turtle na palabas within 30 seconds. Ito na, yung Iphios di man papalugi sa torre, syempre. Matik yun. Kasi dalawang damager nila eh. Mm-hmm. Lancelot tsaka, ayun nga, medyo nakaka-confuse eh. Error. Lancelot tsaka Bruno, no? Na pinagsama nila sa linya. Pero okay lang din naman. Bigyan tayo ng Uranus. Maganda-gandang ano din yun, maganda-gandang kwento rin yun, no? Kung Uranus yung nakuha, broskuhan lang. Brothers, no? Bruno lang, at least dun, that time, Bruno lang talagang ano nila. O protect so, nila. Sulit na sulit Bruno din, if ever. Pero, okay lang, tingnan natin mga best wap. Ito na, turtle, kukunin na ng Arkangel, mga kuya wap. No? Ganda na pwesto ng Arkangel, eh. Parang may harang, may gate, ayun po, dali. Dali. Maligaw lang yun. Grabe naman si Isa. Parang pumasok sa Bermuda Triangle, Paul. Wala ka nang lakas. Triangle formation. Ganda na formation, pre. Triangle eh. Triangle formation eh. Oo, enjoy it lang yung nasa unang bush. Tapos si Cho yung nag-face check. Siya yung ano, siya yung tumitingin kung saan man gagaling yung kalaban. Tapos nakaabang lang. So, talagang triangle formation. Talagang napakalapit lang para sa Arkangel. Galing, galing. And na-secure pa. Automatic para sa kanila yung turtle. So, ito na nga ata yung pagbawi ng Arkangel for this time. So, Cho ang natitira dito, Ninja Killa and Keke. Mukhang apat ang kanilang kalaban ngayon na Hila. Oh, kahit wala nang kadena ng ito, pero nakapagpikir. Robin naman, okay lang. Kaya naman sumabay mga best of Arkangel versus Iphios Esports. Mukhang magandang rival rito dito sa ating tournament mga best of. Pero talagang nagpapakita ang gilas dito pagdating sa individual skills. Sa iba na talaga yung mga challenge edition teams natin. Hindi na papa. Si Bruno, Drake. Ayun na nga, nadali na naman ni Keke. Ang lupit talaga, pero eto na nga. Nakapagp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 
Lancelot. Pero wow, basic 4 minute game time pa lang tayo dito, puno pa rin ng action. 4-2 ang ating score and 315 shares that we have right now. Pakishare na lang din po ng ating stream ng mga nanonood dyan, mga bestie, para madami tayong nanonood dito sa comment section. Maraming kayong kaaway na katrastokan, okay? So, yeah, last lang kayo dyan, ha?
Every 500 shares will be given out 500 diamonds. Okay. Matik yan. Manonood lang kayo, may diamonds pa kayo. Pero syempre, kailangan mag-review rin kayo sa mga skills mamaya. Kailangan share. Oh, kailangan share. Mm-hmm. Share lang din ang pwedeng manalo, mga besties. Totoo. Oops, bless virus, you. Virus. Pero habang nagkakaroon ng bakbakan, mga kaibigan, 5 minuto. Sa land of dawn, mukhang Eason mabagbibigyan at nahila pa nga dito ni Arbs. Medyo malalim siya dun. Malalim na malalim siya dun. Talaga namang malulunod ka pagka sobrang lalim mo na. And keke, nakakaabang dito sa isang thumbs na medyo makunat, medyo brusko din naman. So, tingnan natin kung paano ang gagawin ng Iphios ngayon dahil hindi na sila makapag-fan ng matino eh. Hindi makaikot si Kenshi, though nakakapatay siya. Yes, nakakapatay si Kenshi dito, pero hindi, parang sa akin, hindi pa ganun ka-effective yung pagkuha nila sa Lancelot. Kasi dalawa yung sinusuportahan nila eh, though kaya naman mag-escapo bigla nung Lancelot. Uh-huh. Pero siyempre, kung dalawa yung binabantayan mo, ang hirap kung saan manggagaling, di ba? Kung mamamatay na siya, kailangan niya suporta. Ang kinaganda pa dito, yung pangontra sa Lancelot, si Kufra, ando dun din sa anila. So, tingnan natin kung anong gagawing sacrifice dito ng or galaw dito ng Iphios and Arkangel parehas. Pero itong nakakatakot din nga pala dito, we have to take care, bear in our mind na merong PNK pa pala dito, nakasali sa laro, pero behave lang. Simple lang. Simple lang yan, mamaya pag nag-online din yan. Ito na, kontong shit, mga besties, pasok talaga. Pasok in lahat. Ako po, Iphios Esports, basta pumindot na lang ng skill, okay na yun. For that moment, tatlo ang patay lahat. Yung tatlong nauntog na yun, patay ulit. Walang nabuhay dun, mga besties. Lupit talaga ni Yami sumit up. Kakaya ba sumit up? Kakaya ba mag-face check? Oo, Yami ano to? Yami is the ano ngayon? Yami is the key. Yami is the key, napakalupit nun. Ganda nga lang. Mga hindi inaasahang pasok nga naman yun, mga best swap. Sa bagay, kung andun yung kalaban, edi recta ulti. Kung wala, edi wag, di ba? So, kasi isipin mo, momentum lang Arkangel yun. Na-break niya agad yung momentum ng ganun-ganun lang. Kaya, walang jo. Commendable talaga sa lahat ng mga tanks natin. O, Kenshi. Nandito pa si Saksa. Mukhang saksak patalikod pero natulok ng bagya. Pero mukhang mapapatay pa nga yung Lancelot. Nakatakas. Medyo mabilis sa kanyang kamay. Pero uy! Dumadodge mga kaibigan. Pero wala pa rin kawala. Ison dito. Napasubo na lang din. Sige. Ang masaklap nun kung di pa napatay ni Ison yun bago siya namatay. Oo, nadodge pa yung ano eh. Muntik pa. Kala ko mabubuhay pa eh. Kala mo din mabubuhay pa? Kala ko din mabubuhay. Kasi napag-triangulo siya eh. Triangulo ano dito eh. Gagaling high level play yung mga pinapakita ng dalawang teams natin ngayon. Ganito na pala ang mga kalulupit ng mga players sa community. Pre, you know? Oo, sobra. Hindi na biro yung laro dito ng Iphios. So, lalo na si Yami. Sobrang commendable yung galaw ng isang tank. And syempre, pagka may malupit kayong tank, wala na kayo magiging problema. Basta masuportahan ka lang lagi. Pero speaking of suporta, tingnan natin ang item dito ng mga ano natin. Ay, 4.9k. Uy, laban din naman mga kaibigan. Teka lang, mamaya natin papasahin niya. Pero may nahila na namang isa dito. Ison lang laging gusto. Ang patayin, pero nabuhay pa nga din. Yung Lancelot, nakaisa kay Keke. Pero may nasipa. Way of the Dragon ang naibigay. Pero kinakagat si Arbs dun. Ni PNK Ninja Kila, makakatakas nga ba? Disengage, medyo ang hirap lumapit sa team ng Arkangel. Oo. Ang dami. Pang malalayong tira, may PNK, may Kimi. Kaya nga, PNK, Kimi, pati yung ano, yung rocket niya, ano, ni Eason, automatic yan, pag dinikitan mo siya, nasasaktan ka din sa ulo, ano? So, maganda nga, pang-clash din ng ano dito, ang Iphios Esports, ang Arkangel, ang pinaproblema lang talaga, kailangan, with the span of divine judgment, mabuhay sila, yun lang kailangan nilang isipin dito, kasi, pagka na-one-hit combo sila ng isang divine judgment lang, ni... Matic, eagles na kagad sila, no, negative 1 kagad, 4 against 5 kagad, yun, di ba? Si Yami. Kailangan, Pumiflex na naman si Yami mga kaibigan. Si Keke dito, hirap na eh dahil dun sa Kaji. Pag nakakita si Kaji na umaano yung ulo niya, nagre-ring na agad siya eh. Nag-i-skill na agad siya para, syempre malaki nga naman yung reaches nun. Para makita agad. Op! Uy! Grabe! Dodge pa nga din dito. Makakaibang galawan talaga mga bestiwap. Hindi pa patalo sa isa't isa. Pero eto si Kenshi dito pumasok in. Pero pumamba out ng din mga kaibigan Patrick. Eto free hit para kay Sakuragi. Pero damage is not enough. Walang mamamatay. Aside from Discadia lang na naligaw kanina na Half-Life. Naku po. Hindi na daw makakaulit si Yami ng set sa kanya. No? Pwede sa kakampi. Sabi ni Eason, makakakampi ko, masesitan mo. Pero hindi ako.
Yun, dali. Medyo para saan si Sakuragi, maganda na yung pinapakita kahit pa paano. Kenshi naman, nakakatakas pa rin. Medyo mabilis pa rin talaga ang kanyang kamay. Pero kailangan niya kasing mapatay agad yung isa sa mga haters. Especially Sakuragi or Dakimi. Pag napatay nila yun, wala na eh. Sino pa magpapahirap sa kanila, di ba? Oh. Si Keke na lang. Si Keke tsaka si Saksha. Eh, si Saksha pwede mo naman i-ignore yan eh. Kasi parang nagugulo sila dun sa PNK. Oops, pero teka lang. Ang ito na naman. Ang bakbakan. Paborito si Eason, mga kaibigan. Oops, sumablay. Pero patay. Wala na. Doon ka na. Dinala na sa liblib na lugar eh. Wala ka na talagang kawala dun. Dinala sa blue ba po. Sinakay ka sa puting ban. Tapos dinala ka sa liblib na lugar. Sigurado ka. Wala kawala dun. Nasa pit ka ng blue buff. Lain ang lalakarin mo sa asaali. Pero eto na. Nakasinimula na agad ng Lord. I mean nga Iphios Esports ang Lord dito. Napakabilis lang para sa kanila. Sneaky move lang, no? Ayun. Nakuha na pala yung Lord. Bigla silang gumaling. Biglang bumilis, oh. Sige, basahin natin. Malayo pa yung mga yun. Sige. Buhay pa si Galo. Si Patrick na buhay. Patay. Aray. Yun, makabutan na sila. Takas na. Aray, na Divine Judgment pa. Si Ninja Kila, mga best drop for this. Nakabawi pa ang Iphios Esports, mga kaibigan. Oops, si Kiki dito, mukhang sacrifice na rin ata. Matik yan, sacrifice ata siya dito. Pagka nakita, naslidean. Saksak patalikod, pwede lang mong patay. Agad, ang isang ano dito, pero nabigyan ng ejector, pero nakita agad ni Kenshin eh. Nakakita agad ni Kenshi, talaga naman mala Samurai X to. Munga, bravo din mga bestie wap. Diba, for this ha, 32K ang gold. Pero so far, baliwala na tong golded na to. Kailangan less error muna sa lito. 11 minute pa lang tayo, pero grabe ni bakbakan. Oy! Nice combo na naman mga bestie wap. Di pwedeng iba to ang kakampi ko. Naku po. Di namang yoyo. Loop the loop. Nakita ko yung mga kakaibang galawan dito. Higher level of place. Panip. Napakalupit, sir. Okay, sana ako medyo malapit si Yami. Kaso ang problema, hindi na naka-isa eh. Pero eto na nga, nakakuha pa sila ng middle 20. Saglit lang din naman nabasag. Natapos yung Lord. Okay. Pero yun sa bottom lane, delikado, medyo makapal. Dalawang katapag na match. Medyo barangay-tibay yan. Barangay-tibay yan. Tapos na shutdown pa nga. Naku, ito, san yun? Ito si Lancelot pala yun, mga bestie wap. Apat-tatlo na lang boy pala dito for Iphios Esports. Tuloy ML na ML ang Arkangel, mga kaibigan. Habol kay Patrick. Naku po. Pero wala si Speedboy yan. Uy, laban. Makapal yan. Naku po, yung barangay-tibay, di piransin. Ito na si Ninja Kila. Naku po, basag! Basag yung bottom lane. Pero, nabuhay. Boy Antore sa bottom lane. Pakita mga direct kung gaano kadami pa yun. Uy! Isang tira na lang! Don't mess with Barangay Tibay. Makakaibigan. Sabi ko na nga ba, Barangay Tibay yung minion na yun eh. Dalawang katapult, ang laki nun eh. Tatlo yun. Tatlo ba? Ang lalaki ng mga katapult, so... Muntik na. Kailangan indahin yun. Kung hindi napuntahan ng Chuyo, numatik, basag yun. Basag yun. Pero hindi naman mawi-win yun, mga yun, syempre. Hindi mawi-win yun malamit. Pero kasi yung trade na ginawa ng Arkangel, para sa akin, hindi ganun perfect. Di maganda. Kasi sa top lane sila nag-focus, kasi hindi naman nila nakakuha yung first tower. Nung nakita nila na napatay nung Iphios Esports yung Lord. Bigla silang nagmadali na basagin yung tier 3 tower sa top lane. Pero yun nga lang, naabutan sila ng Arkangel dun. And yun, ito na naman si Yami! Napakaganda talaga ng mga pasok dito ni Yami. Alam niya yung pwedeng gawin dito. Kasi syempre, alam naman niya na lamang talaga sila sa quest 2-1 eh. Edi i-face check niya na gamit yung skill niya kaysa naman maglakad pa siya. Diba, mabe-burst down pa siya doon kung sakali. Ayan, tama ka naman dyan. And for this 10-11 ang ating score, mga kaibigan, dikit pa rin ang laban. Ayan, hirap pa ding tansyahin kung sino nga mananalo for this two rivalries, mga besties. So far, parehas lamang eh. Hindi naman nagka-alloy sa killing score. 10-11 lang tayo. Sa gold, 1K lang din ang lamang ng Arkangel. Sa tower, ganun din. Delicates na nga ang Arkangel kung tutusin eh. Parang isang pwede ng backdoor rin to kahit siguro yun lang patay pa nga sa dreams mga bestie wap. Lumipad yung kaluluwa, nakita mo? Nagpaalam eh. Talaga namang say goodbye to your mama now. Talaga namang malupit yun. And bottom lane, kailangan puntahan nila tapos tapikin lang ng isang beses kasi automatic basag na yun eh.
Tapos lalaki na yung minion nila sa bottom lane. Hindi lalaman ka sila. Pero, oh, Way of the Dragon na bigay agad kay Lancelot. Mukhang mapapatay ata. Mukhang na-cancel pa nga. And nakatakas pa yung Lancelot dito. Pero Yami, nasasaktan sa damage si Sakuragi. Uy! Shit. Oh! Gandong setup na one hole! Wala yung free hitter niya. Dalawa lang sila, mga bestie. Parang nabenta pa nga yata yung sarili niya. Ito kayo with Patrick as well. Pero grabe, yun nga lang. Double kill para kay Sakuragi, mga kaibigan. Grabe, magagandang ginagawa dito for both teams. Napaka-commended, mga bestie wap. And eto na, level 2 lord dito is now up. Pwedeng kunin ng Arkangel. Pero hindi malabo yung contesto ng Iphios Esports kung sa asa. Kanina, hindi lang natin napansin yung habulan ng isang Lancelot laban dun sa dalawang players ng Arkangel. Pero sobrang commend yung bilis ng kamay dito ng isang Kenshi. Kasi wala na siyang buhay. As in, wala na talaga siyang buhay kasi na Way of the Dragon na siya eh. So, tignan natin kung ano nga bang mangyayari pa dito. Uy, nakapatay si Keke na naman sa pangalawang pagkakataon. Pero yung Lord, papupunta sa Arkangel. Oo, naku eh. Kaya nga, eto na. Mga bestie wap, nakuha na ng Arkangel. Mukhang gagawin na, pero hindi. Eto na, nakupuna sa bunutan si Ison, pero hindi pa pwede buhay siya dun. Tanggal ang immortality. He will resurrect, mga bestie wap. Si Ison dito patay. Killing spree para ay Mimaw. Grabe, damage is real na rin. Pero for Lancelot, ayun nga lang, nailayo niya yung mga ibang miyembro ng Arkangel. 2-for-1 trade, mga bestie wap. Though, my lord ng Arkangel, bawas naman sila ng dalawa. Kakayanin kaya ang depensan to ng Iphios Esports. Tingnan natin. Mausay ang Iphios talaga. Mm-hmm. Nakikita mo yung galaw dito. Pero Arkangel, ganun din naman. Hindi magpapatalo. Alam nila na ano eh, na nakita naman natin kanina na bumabawi na. Ito na yung magiging sagot nila for the game number 3 para magkaroon tayo ng game number 3. Kasi syempre, mahirap nga naman kung matutusiro sila dito. Kaya nga, naku po. Pointing system tayo, di ba? Oo, mga base. Oh, by the way, 1.7 na viewers that we have right now. Shoutout sa inyo. Welcome sa stream. If we already have every 500 shares, 500 diamonds din ang ating pamimigay. Pero yung nga lang si Patrick dito, napalaban lang na konti. Trying to escape. Pero delikado na kapag dash out. Pero inaabot siya ni Saksa. Mga kaibigan, ito na ang asong gala. Galit na galit. Pero ito na. Ejector na. Nice one, nakuha dito si Arms. Pero hindi kakayanin. I'm still alive, my friend. I'm still kicking. At ito na. Naupo, tier 3 tower is open for Iphios Esports Lord. Sa top lane, basag na. Tier 3 tower, basag din ang middle lane. Mga best of Arkangel might be doing this game number 2 at aabot yata tayo sa game 3, mga kaibigan. Pero mukhang de-defensahan ng Iphios Esports. Tingnan natin, Kuya Herb. Lalaban na ata. Sa bottom lane na lang, basag ang lahat ng tore. Para dito sa Arkangel, talaga namang maganda ang kanilang ginagawa. Pero kailangan nilang unahin si Arms. Speaking of Arms, na iba to. Mukhang mapapatay pa nga rin dito, nabuhay. Pero eto na yung clash. Mukhang may nasal niyang dalawa. Pero PNK, free hit pa rin sa gilid. Sakuragi, pangapatay dun sa Lancelot. Kimchi, mukhang dead the balls dun. Mga kaibigan, 4 against 2. Dalawa lang ang buhay dito sa Arkangel, mga bestie wap. At yun nga lang, nakakalungkot na balita ay naubusan ng tore dito ang Iphios Esports. Medyo matagal-tagal to kung sasakaling comeback ang inaasahan. For me, I think this might reach up until like 25 or 24 minutes kung sasakali na Iphios Esports ang manalo. Or 25 minutes onwards, panalo Iphios Esports. Pero kung mga tapusin na to ng Arkangel within additional 4 minutes to 5 minutes ay kanila na to sa Arkangel. Totoo, may makikita si Kaja. Mukha may makikita. Speaking of Kaja, ayun na, ayun naman yung aso. Nawala. Yan, naging ano. Naging malupit na ano. Malaking aso. So, out na lang din. Kaso ang problema yung top lane, dadagayin sila dun, ha? Mm-hmm. Yung Natalya yun. Alam natin, saglit lang dun yun. Oo, mobilis. Malipikror na lang siya. Charot pala kay Just ML dito. Ayan, sabi ni Just ML, oh. Nagre-reklamo pa eh. Mukha mo nga pang ban, di ko binan. Grabe ka, Ronel. Grabe ka, idol. Baka, Ronel. Baka. Kilala ko mga ganung linyaan. Idol yun. Hindi na mga banatan mo nga doon, Idol Just M. Lupit pa ng burst mo doon. Nagre-reklamo kasi daw, maingay eh. Malupit si ano natin. Lupit na mga burst dito, ha. Nagbago ka na, ha. Malupit na. Napakalupit. Pero eto na, mga best of si Yami dito. Tanggal ang immortality, ladies and gents. Another one. Pero yun nga lang, mga kaibigan, si Ison dito. Natanggalan ng immortality. Laban na naman ulit. Pero yun nga lang, eto na. Another backup. Pero yun si Lancelot, sumaksak lang. Patagilin. Si Kiki dito. Una nang namatay na shutdown siya. Kakambak yata. Ang Iphios Esports, hindi. Arkangel is still doing it. Arms na dali. Mukhang wipe out na yata. At mapipersa na to sa ating game number 3. But Patrick is doing it, my friend. Pinaglalaruan siya. Pasapasahan lang. Parang ginawa sa akin noon. Pero ayun, Patrick, wala nang buhay dito, my friend, patay. Oh my God, ginawa sa kanya noon. And eto na nga, mga kaibigan, ang sagot kanina. Game number 2 mapupunta sa Arkangel.
Grabe, mga kaibigan. Napakalupit ng game number.